Kumusta mga bata? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Narito ang mga gabay sa paggamit ng group chat upang maging maayos ang ating pakikipag-ugnayan. Para saan ba ang group chat? Ito ay para sa mga mahalagang bagay, anunsyo at mga usaping may kinalaman sa inyong pag-aaral. Sa pamamagitan kasi nito, mas magiging mabilis at maayos ang ating komunikasyon sa isa't isa. Unang gabay, tayo'y maging magalang. Huwag nating kalimutang gumamit ng mga salitang po at opo sa lahat ng pagkakataon. Naway respetuhin din natin ang mga opinyon at suhestyon ng lahat ng kasapi ng group chat na inyong kinabibilangan. Ikalawang gabay, tayo'y mag-reply. Naway mag-reply tayo o sumagot sa mga tanong o hinihinging impormasyon ng ating mga guro dahil tsakma ito ay mahalagang masagot. Ikatlong gabay, tayo'y mag-backread. Ugaliin nating mag-backread upang mas lalong maunawaan ang mga pinag-uusapan at maiwasan ang mga paulit-ulit na pagtatanong. At sa pamamaraan nito, mas magiging updated tayo. Ikaapat na gabay, tayo'y maging malumanay. Iwasan natin ang paggamit ng all caps na letra tuwing tayo ay nagtatype. Baka kasi isipin na tayo ay galit ng ating mga kausap. Ikalimang gabay, tayo'y maging konektado. Siguraduhin lahat ng ating messages sa group chat ay konektado sa ating pag-aaral. Iwasan ang mag-forward ng mga messages na walang kinalaman sa ating asignatura. Ika-anim na gabay, tayo'y maging palakaibigan. Iwasan natin ang makipag-away or magparinigan sa ating group chat. Kung may mga bagay na hindi pagkakaunawaan, ipagbigay agad sa inyong gurong tagapayo para ito ay agarang maaksyonan. Ikapitong gabay, tayo'y maging mapanuri. Iwasang maniwala agad sa mga nababasang shared posts na wala namang kaugnayan sa ating klase. Sa gayon, maiwasan natin ang hindi pagkakaintindihan. Tandaan natin na maraming nagkalat na fake news sa kasalukuyan. Ikawalong gabay, tayo'y magtulungan. Huwag mahiyang humingi ng tulong o magtanong kung may nais malaman upang kayo ay agarang matulungan at maliwanagan. At ang huling gabay, tayo'y sumunod sa oras. Tayo ay may nakalaan na oras sa bawat asignatura. Kaya naman, iwasan ng paglagi ang pagsisend ng mga message this oras ng gabi upang hindi makaabala. Hanggat maaari ay hanggang alas 5 lamang ang pagme-message sa ating group chat. Naway malino na sa atin ng mga gabay sa paggamit ng group chat para sa inyo mga mag-aaral. Naway magamit natin ito ng maayos at sa matalinong paraan. Tandaan natin na hindi po porket may COVID-19 ay hinto na kayo sa pagkatuto. Bagkos, kailangan lang natin ng iba yung pag-iingat. Dahil sa panahon ngayon, mga bata, ang kalusugan ang importante sa lahat.